Uy, Robert. Kailangan ka na umalis, alas 8 na. Wala akong pasok. Ikaw wala, pero ako. Meron ako tinatapos sa case report every Saturday. Hindi ka babalik sa awa kagabi, ikaw talaga. Hindi pa eh. Sige na, sandali lang to. Ikaw pa, sandali. Ah, miss. Pwede bang 50 na lang to? Ako naman, missis. Pier ka na at Yves Saint Laurent tatak niyan, kaya 150. Ang mahal naman, wala tingnan naman tawad. Tingnan nyo, made in France. Ah, miss. Meron bang katulad nito? Ah, eh, hindi ho ukay-ukay to. Binigay ho sa akin to ng asawa ko, galing abroad. Ah, ganun ba? Rose! Po. Paki-assist nga si missis. Sige po. Magkano to? 650 po. Oh, Bayaw. Uy. Nakausap na kay ate mo? Busy pa eh. Saan ka galing? Wala, nag-follow up lang ng mga papeles. O ano? May balita na ba? Wala pa eh. Stop hiring eh. Meron daw opening sa Afghanistan. Gagawa ng bago airport. Alex, kaya ka nga umuwi dito para iwasan ang giyera sa Israel. Tapos ngayon, pupunta ka sa bayan ni Osama Bin Laden. Eh, kumasabugan ka ng mga landmines doon. Talaga ate mo, oh. Oh, makakain muna. Oh, kain muna tayo. Hindi, ha? Sige. Okay, kain muna ako. Nakita mo na kung gaano kahirap ang buhay namin. Ang gagong yun, walang trabaho. Eh, yung puna ko nga rito, inutang ko pa sa Bombay eh. Tapos ngayon, yung mamanahin pa natin sa tatay, eh, mukhang mapupunta pa sa iba. Pero ate, hanggat maaari, ayoko na bumalik doon. Wala na akong pakialam kay tatay. Sungay niya, sunong niya, buntot niya, hila niya. Ikaw, wala kang pakialam kasi may pera ka. Makatapos ka. Eh ako. Mrs. Bakit naman ho kasi kayo pumapahig na binubugbog ni Mister? Eh, hindi naman ho kayo punching bag eh. August, gagantihan ko siya. Hihintayin ko siyang makatulog. Puputulin ko ang titi ng hayop na yon. Ganyan din po ang narinig ko sa inyo nakaraan eh. Pero oras na nawawala ho yung mga pasanyo, abay na ikipagbati naman ho kayo kay Mister. Lahat ho na pinag-uusapan natin eh nauuwi lang ho sa palitan ng laway. Miss, ito na lang ang gawin mo. Hi! Ibibigay ko na lang sa isang kanitong mo, tapos siya na lang ang bahala, okay? Sandali, ha? Miss, sandali lang, ha? Mabuti pa ho, eh. I-fill up niyo muna tong form na to at babalikan ko ho kayo mamaya. Oh, ba't ang aga mo? 7 o'clock pa schedule natin, no? Yun nga, eh. Next time na lang tayo manood ng sine. Naku naman, babe. Kinansel ko na tong dinner for cost dahil nakaset na tong lakad natin. Gumaganti ka ba? Hindi naman. Kailangan kong puntahan si tatay. Puntahan? Himala. Obet, sayang naman kung mapupunta sa iba yung mga ari-arian natin. Hanggat maaari, ayoko nang bumalik doon. Wala na akong pakialam kay tatay. Ikaw, wala kang pakialam kasi may pera ka. Eh ako. Ang tigas talaga ng ulo. Tay, tama na po! Hindi tama ba sinabi? Tama na po! Huwag na huwag mong ulit yun! Tay, tama na po! Tay, hindi na po maulit! Tama ha? Na po! Tay, masakit po! Tigas ng ulo mo! Hindi na nagkanta! Walang pumapasok! Oh, my God.
Pare, anong problema? Oh! Pare! Pare! Obet! Kumusta ka na? Okay lang, ikaw? Ayun pa! Emo, huli kayo! Pare, si Obet, oh! Pare, kumusta? Uchad, garaan! Pare! Na. Okay lang! Ano ba nangyari? Eh, naplat eh. Walang problema dyan! Si Emong bahala dyan! Bahala dyan? Oh, ayusin nyo na! Akin na yung bag mo, Obet. Ako na ho. Bakit parang inaasahan niyo ako? May nakapagsabi kasi sa akin na darating ka raw eh. Ang bilis naman ng balita, nauna pa sa akin. Kanina pa nga kita hinihintay? Galing kasi ako kay Peter eh. Uminom ka? Dadalaw ka lang sa tatay mo? Kailangan mo pa bang uminom? Hindi ho. Ba't naman ako iinom? Nagkape lang ako. Halika na nga. Si tatay ho. Ah, nasa kwarto eh. Alam mo ba, lagi siyang tulog kapag hapon. Kasi ang sabi ng doktor, masama na raw ang puso niya. Dapat siguro nandito ka eh, para ikaw na nag-aalaga ng mga bangka ninyo. O, maupo ka muna. Tatawagin ko ang tatay mo. Napasyal ka. Buti naman, naalaala mo pa ako. Kumain ka na ba? Selma, maghanda ka na makakain na iyo, Bet. May kasama ka ba? O, anong problema? Pupunta lang ho ba ako dito kung may problema ako? Nagulat lang ako, bigla kang sumulpot. Hindi naman Turos Los Santos, ha? Dinadalaw ko lang ho kayo. Wala akong sakit. Bakit pa naman hindi isinamang ate mo? Kuwenta ko, may 7 taon na siyang hindi umuwi dito, ah. Selma! Maganda ka na lang hapunan, ha? Gusto ko maghapunan ng maaga. Tanong mo kayo, Obet, kung anong gusto niyang ulam. Ano? Bahala na ho kayo. O sige, magsisigang ako, ha? Oh, anong balita? Okay naman ako. Maraming project. Si ate, kapapanganak lang, kaya... Buti naman, hindi na siya ginugulo ng asawa ng kanyang asawa. Mahal naman siya ni Alex eh. Masipag naman yung tao. Nag-a-apply ulit papuntang abroad. Kung sumunod siya sa akin, makakatapos siya ng pag-aaral. Hindi siya makakakuha ng segunda manong lalaki at magtsatsagang magtinda ng ukay-ukay. Alam ko naman kung bakit ayaw niya pumunta dito eh. Ayaw niya makita ko ang kanyang paghihirap. Ayaw niya mapahiya. Masaya ho si ate. Kahit naghihirap. Kayo, anong balita sa inyo? Obet, alam ko kung bakit ka nasiksik dito. Sino nagbalita sa'yo? Selma, no? Biyonsyo, may bisita ka. Si Merto na siguro yun. Hindi natin kaano-ano. Siyang pinamamahala ko sa aking mga bangka. Eh, paano? Wala naman sa kaanak kung gustong umasikaso sa negosyo ko eh. Oh, Berto. Ah, magandang umaga ho. Magandang araw naman.
Tama-tama ang dating mo. Meron akong gustong malaman tungkol sa isang bangka natin. Halika. Nakalaki ang kwarto mo. Inilak ko. Eh paano? Wala namang gumagamit. Binubuksan lang ng hangin ang pinto. Dumudumi tuloy itong kwarto mo. Dito ko na itinambak ang gamit ng nanay mo. Masikip na kasi sa kwarto ko eh. Magtatagal ka ba? Ilang araw ka ba dito? Kung hindi rin lang ako welcome dito, aalis din ako kagad kahit ngayong gabi. Nagtatanong lang po. Bakit? Porke ba't hindi ka na dito nakatira? Wala nang karapatang magtanong ngayong ama? Sa tono ng mga tanong nyo, parang nakaka-istorbo ko eh. Hoy, Obet. Ako hindi sanay sa paligo-ligo ha. Bakit hindi mo tumbukin ang sadya mo dito? Bakit hindi nyo sinabi sa amin na may babae kayo? Bakit? Kailan ka ba umuwi dito? Tuwing Todos del Santos, gano'ng katagal? 3 oras sa sementeryo, 30 minutos dito sa bahay. Paano ako magbabalita sa mga taong kusang lumalayo sa akin? Halos magtago sa akin! Kayo ang nagtatago, Tay. Tinatago niyo babae niyo. Bakit kayo gigisingin ang taong natutulog para sa'yo, ha? Para hanapan niyo ng butas sa kapatid mo? Kailan ba kayo nakakita ng mabuti sa akin? Para sa inyo, wala na lang akong ginawang tama! Hindi siya babae ng tatay mo. Ampun lang. Ampun? Kalokohang ampun! Excuse me. Hi, I'm Annie. Alam mo ba, wala nakakakilala sa amin dito kay Annie. Basta nalang inuwi yan ang tatay mo dito. Halos 6 na buwan na yung nakatira dito eh. Akalain mo bang ayaw pakilala kahit kanino at hindi pinalalabas? At kabilin-bilin ng pasakin, huwag daw akong mag-iingay. Eh, nahihiya siguro, kaya akong makadisiplina, kala mo sino santo. Ang hirap unawain ng babaeng yan. Selma! Oh. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Oo! Oh, oh. Hindi nga namin alam kung anong klaseng tao yan eh. Eto na, eto na! Kain ka na. Busog pa ako eh. Hindi pa ako nagugutom. Tapos ka na, Obet? Hindi mo ba nagustuhan ang pagkain? Hindi. Pagod lang siguro ako sa biyahe. Nakakapagod talaga mag-drive. I used to drive my own car. Kaso, pinagbabawalan ako ng daddy ko. Bakit? Binunggo ko kasi yung sasakyan eh. Tapos, sinunog ko. Ganun ako pag niinis. Ani. Sorry. Architect ka pala? Alam mo, mahilig ako sa architecture. Lalo na yung Hispanic-Philippine architecture. Kaya nga atuma ko sa bahay na to eh. Hindi tulad sa Makati, puro kongkreto. Ani. Alam mo, karamihan sa mga architect ngayon, walang aesthetic sense. Matataas nga yung mga building, ang papangit naman. Tapos yung magagandang building, ginigiba. Katulad ng High Ally Building, at saka yung mga bahay bato. Ani. Tapusin mo muna ang pagkain, ha? Ay, hindi ko pa pala tapos. Red! Woo! Red! Sandali lang. Red! Dito na kami! Red! Ayan na.
Obet, yayain mo naman sa labas yung mga kaibigan mo. Gabi na. Ayoko na maingay. Oho. Siya nga pala, yung gamot mo sa puso, huwag mong kakalimutan, ha? Walang hiya ka namang kaibigan, oh. Eh, pinuntahan ka nga namin para makita namin. Tapos di mo kami pinapasok. Huwag mo nang pakialaman yun. Sa airpot niya na yun. Oops, teka. Sino makakapulot? Sa kanya, pare. Nak, pulutan niya. Mm-hmm. Buka na. Si Ani na naman yan. Wala yun. Ikaw, ha? Sige na, sige na. Usapang lalaki to, eh. Sige na. Tama lang yan, pare. Pare, hoy. Hoy, para sa lahat yun, ha? Eh, akyat bar ko yun, eh. Halupiyang dagat. Alam ko yun. Madalas ako akyatin ng mga ganun babae. Pero, pare, mukhang matalino, eh. Mukhang maraming alam. Nag-i-English nga, eh. Alam niya kung ano aesthetics. Ikaw, pre, alam mo ba yun? Talagang matalino yun. Eh, kung di siya matalino, eh, paano siya kikita? Tsaka, ano bang aesthetic ang sinasabi niya? Baka estite ang ibig niyang sabihin. Pag ganun yun, maniwala kayo sa akin. Pero pare, pare, paalala lang ah. Tatay ko pa rin ang pinag-uusapan natin. Oo nga naman, baka masapakan ni Obet. Tapos mapalo siya ng tatay niya. Ani? Bakit? Mainit kasi.
Sama ako. Huwag na. Sandaling-sandali lang ako. May pag-uusapan lang kami ni Merto. Mabalik ako agad. Huwag na huwag kang susunod sa akin, ha? Ingat ka. O, sige. Nagisahan ka ba? Sa totoo lang, ha? Ano na gusto mo sa tatay ko? Huwag ka sana magagalit, ha? May itatanong lang ako. Sa tingin ko, imposibleng pag-ibig yan, eh. Lolo mo na halos ang tatay ko, ha? Hindi naman siya artista o senador. Ano ba talaga na gusto mo sa kanya? Huwag ka namang matalino, ha? Matino. Gusto mong malaman? Oo! Oh, sino ka ba talaga? Ginagawa sa akin yun ng tatay mo. Kapag ginagawa niya sa akin yun, nakakalimutan kong matanda na siya. Nilalabasan ako. Wala nang pinakamasarap sa mundo kundi ang labasan, di ba? O ano? Naiintindihan mo na? Ano ka? Nimpo o puta? Amen! Anong ginawa mo kay Ani, ha? Tay? Anong ginawa mo kay Ani? Tay, wala! Anong wala? Anong wala? Leoncio! Leoncio! Ano? Si Ani! Sakay! Sakay sabi! Masyari! Tara, dali! Hintay niyo ako! Bilisan mo, bilisan mo! Dali! Dito, dito! Maganda ang isa dito! Dito, dali! Dito! Doon! Doon! Ah!
Halika na, Ani. Halika na. Sa bahay ka na lang, Marigo. Halika na, Ani. Halika na. Ang ko na naman sa'yo. Huwag kang lalabas ng bahay. Huwag malikot. Huwag malikot. Bukas ayoko naman. Ayoko, Leoncio. Gabi na eh. Malalamig ang kanyan. Baka magkasakit kanyan. O bukas ulit. O manlaw, manlaw. Gusto ko pa eh. Bukas ulit. O hala. Tayo, tayo, tayo. Yeah. Tuwalya. Huwag ka. O yan. Huwag malikot, ha? Huwag malikot. Eh, gusto ko pa maligot. Bukas ulit. Bukas. Leoncio. Bukas ka na maligo, ha? O halika na. Labas na tayo. Gusto ko pa maligo. Bukas ulit tayo maliligo, ha? Gusto ko pa maligo. Bukas naman. Tiyana, tiyana. Huwag matigas ang ulo, ha? Bukas na lang ulit. Maliligo tayo. Makinig ka sa akin, ha? Sinabi ng bukas na eh. Kaya! Ngayon, alam mo na kung bakit tinatago ko siya sa mga tao. Taylo ka loka, ho ba? Kuminsan, matino. Kuminsan, nagwawala. Nawawala sa sarili. Lalo na, kapag nabibigla, katatakot, nasasaktan. Kaya ayaw na ayaw ko siya masaktan. Ang swerte naman niya. Ayaw niyo siyang nakikita nasasaktan. Kung alam ko lang kung saan siya uuwi. Kaso mo hindi ko alam. Bigla na lang siyang dumating sa aking buhay. Kaya napilitan akong iuwi sa dito. Ikaw ang lumagay sa katayuan ko. Maiiwan mo ba siya? O saan-saan lang? Baka rapin lang yan o dalhin sa putahan. Eh, paano kung matuntun siya dito ng kamag-anak niya? Anong sasabihin mo? Alam mo bang hindi imposible mangyari ang mga bagay na yan? Isa pa. Kasal na kami. Obed? Galit ka ba sa akin? Obed, sorry na, Obed. Huwag ka na magalit sa akin, oh. Ano ba? Bakit? Nakikita mo ba itong pasako? Pag nagtagal pa ako dito, mapapatay ako ni tatay na dahil sa'yo! Wala ang tatay mo. Nagsasorry lang naman ako, eh. Masama bang yung mga kapag nagsasorry? Yung sorry, hindi. Pero yung yakap, oo! Eh, malisyoso ka pala eh! Malisyoso! Alis ka? Oo. Bakit? Hindi ka pagpabukas na lang para makatatlong araw ka man lamang dito. Kung si Ani ang dahilan, wala ka nang magagawa doon. Lagi namang wala akong magagawa eh. Lagi namang kayo ang nasusunod eh. Kung gusto mong i-spend ang natitira mong buhay sa siraulong babae niyan, bahala ka, tay! Huwag mong pagsasalitan si Ani ganyan! Sige, subukan mo!
Yan lang naman ang alam mong gawin eh. Manakit. Ako? Hindi, Obet. Kinausap kita. Tulungan ako. Asikasuhin ang pangisdaan natin. Anong ginawa mo? Nagpunta ka sa Manila, kumuha ng ibang kurso. Nag-asawa ng may asawa ang kapatid mo sa kabila ng aking pagtutul. Nawalan ako ng panganay. Ang akala ko, hindi ako mawawala ng bunso. Pero nagkamali ako. Pagkatapos ngayon, sasabihin mo, sinaktan ko kayo. Hindi, Obet. Ako ang sinaktan ninyo. So, huwag ka na malungkot. Makakasama sa puso mo yan eh. Huwag na malungkot. Ay, nako! Inabot ka na ng gabi, hindi ka pa nagpaumaga. Oh, napanay mukha mo, babe. Wala to. Sandali lang. Ano ba? Sandali, kumain ka na ba? Hindi ako nagugutom. Doon tayo. Hinaan mo nga yung buhay ng boses mo, ha? Nakakaya sa mga costume, baka layasan tayo dito. Tsaka yung tatay niyo, baka nagbibiro lang yun. Hindi marunong magbiro si tatay. Ibang klase talaga kung kailan tumanda tsaka nagpakasira. Eh, hindi ba bata yung pakakasalan? Eh, di hindi pwede yun. Kailangan mo ng parental consent. Eh, hindi nga alam kung may mga magulang pa o wala. Tsaka dito ba naman sa Pilipinas, kahit na anong bawal, basta may katapat na lagay, pe pwede. Alam mo, palagkataon, barya na lang mamanahin mo sa tatay mo. Akala ko ba wala ka ng pakialam sa tatay mo? Tapos ngayon nakikialam ka? Robert, don't tell me you changed your mind dahil sa mana na yan. Leslie, hindi. Ang inaalala ko lang si ate. Kung ang habol ko lang mana, eh di sana, hindi na ako umalis sa poder ni tatay nung itinakwil niya si ate. Tsak na mapupunta sa akin ang lahat. Anong habol mo?
Gusto ko yung pamukha sa kanya pagmamalaki niya. Gusto ko siyang saktan, katulad ng ginawa niya sa amin nung bata pa kami. Robert, wag na natin pag-usapan yan. Alam mo, ang liit-liit ng problema mo. Kung ikukumpare sa problema ng sambayan ng Pilipino. Eh kanina nga lang eh, may kausap ako, asawa ng congressman. Binubugbog siya kaya ayun, nagpapakamatay. Leslie, kaya nga tayo may regular dinner eh, para mapag-usapan natin yung tungkol sa sarili natin. I'm sorry! Akala ko, pinatawad mo na ako sa pagsampal ko sa nakaraan. Bakit yung ibang tao pinakikinggan mo, ako hindi? Alam ko na. Nabitin ka last time, no? Don't worry, I'll make it up to you. Kahit hindi natin schedule, okay? Hello? Yes? Sandali. Leslie, pack that phone! Sandali, emergency raw si Alan Selma. Hello? Buti na lang dinala niyo siya kaagad dito. Kundi baka namatay siya in transit. Sino ba nagdala kay tatay? Eh, si Annie. Siya ang nag-drive ng sasakyan eh. Mabuti na lang dumating si Mertong. Kung hindi, hindi namin siya mabubuhat. Siya nag-drive. Eh, akala ko ba loka-loka yun? Ewan ko rin. Sige na, tuloy na kayo. Kapag may nangyari kay tatay, ano bang gagawin natin dyan? Marites, ayokong sa akin maiwan ito. Ayoko, ayoko. Kausapin mo kaya. Sabihin mo, baka hindi na gumaling ang tatay. Pag nangyari yon, wala na mag-aalaga sa kanya. Ate naman, huwag ka naman ganyan. Saan ka ba nakatira? Baka kasi hinahanap ka na ng mga kamag-anak mo. Baka kasi hindi na gumaling ang tatay, eh wala na mag-aalaga sa'yo. Pag di ka sumagot, bebenta kita sa Bombay! Ate naman, huwag mo naman ganyanin. Hindi naman bata yan eh. Di na nga bata, lukarit naman. Nagkaganunan kami ni Leoncio tuwing gabi. Paano ko siya iiwan? Ikaw, pag ginaganyan ka na isang lalaki, may iiwan mo ba siya? Kasal kami ni Leoncio! Hindi ko iiwan si Leoncio! Isusubukan kayo kay Leoncio! Isusubukan kayo! Leoncio! Gusto nila iwan kita! Hindi kita iwan, Leoncio! Di ba sabi mo, hindi kita iwan? Iwan. Inaaway nila ako. Mga salbahe sila. Nyo-nyo.
Joshua! Tulong! Joshua! Tulungan niyo ako! Pabayaan mo siya, nag-iinarte lang yun. Tulong! Tulungan niyo kami! Joshua! Joshua! Sandali. Robert, let's go. Annie, halika na. Mamaya na lang. Okay. Yan lang ang nakita ko eh. Hindi ko mahanap ang mga titulan ng lupa, pati nitong bahay natin. Kinalkal ko na lahat. Kasal nga sila. Siguro pwede naman questionin yan. Total wala nang sariling pag-iisip si Annie. Pwede mo walang bisa yung kasal na yan. Eh paano nga ako naglolokalokahan? Walang nakakaalam dito na kasal sila. Maski ako, ngayon ko nga lang nalaman eh. Sa inyo lang. Eh dapat natin ibenta lahat ng lupa. Para kung maghabol man yung lokalokang yon at yung pamilya niya, wala na silang magawa. Alam nyo gawin nyo, pumunta kayo sa munisipyo hanggat maaga. Padukot nyo yung mga titulo. Wag! Alam mo naman kung gano'ng kachismoso mga tao dito. Kahit tayo lang mag-aayos nito. Putang ina babayan! Ilabas nyo siya! Salot yan! Ani! Lumabas ka dito! Open! Ilabas nyo yung babae nga dito! Papatayin ko yan! Huwag isaitan ko! Ilabas nyo siya! Salot yan! Salot! Putang ina, ilabas mo yung
babaeng yan dito! Bakit ano ba nangyari? Jack, Lucarete! Jack! Kundi ka, patayin ang anak ko! Putang ina mo yan! Ilabas mo yan dito! Ilabas mo yan! Putang ina! Doon kayo! Doon kayo! Kayo! Doon! Doon! Putang ina! Ilabas mo rito ang ayaw na babaeng yan! Lumabas ka dyan! Balik! Paring Peter, ilabas niya ang babaeng yan dito! Ano ba talaga nangyari? Eh, yung lokarit na babaeng yan, muntik nang patayin, pati anak ko eh. Hoy! Kayo ha! Pagsabihan niyo yung lokarit na babaeng yan ha! Baka tayo magkabanggaan, Obet. Sige pare, akong bahala. Tumayo ka dyan! Tumayo ka! Rob! Anong ginawa mo ha? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Robert! Ano ginawa mo? Wala akong ginagawa! Ano ba, Robert? Tama na! Eh, putang ng babaeng to eh! Puros kang malatang sinasampa sa bahay nito! Ano ka ba? Alam mo na ang lukaret! Bakit mo papatulad? Toto, pati mo ah! Ano? Ano? Akit natin sa taas. Halika, halika, halika na. Oh, tama na yan. Huwag ka nang umiyak. Gagamutin ko yung sugat mo. Oh, huwag kang malikot, ha? Huwag kang malikot. Huwag malikot. Ayan. Oh, konti na lang. Konti na lang. Ayan, okay. Masakit pa rin ba? Masakit pa ba? Huwag ka na mag-alala. Hindi na nila uulitin sa'yo yun. Akong bahala sa'yo. Oh, bakit ikaw gumagawa niyan? Nasaan si Alice Selma? Sanay ako dito. Diba, ako nag-aasikaso ng mga babaeng binubugbog ng asawa nila, remember? Robert, ginit na gaya ko sa tatay mo pag binubugbog ka niya. Pero ikaw, ang gaang-gaang ng kamay mo. Subukan mong gawin sa akin yung pag mag-asawa na tayo. Subukan mo. O paano? Sasabay na kami kay Leslie, ah. Hirap mag-commute, eh. O, Beth. Gawa mo ng paraan yung babaeng yan. At hanapin mo na agad yung mga titulo. Ha? Tawagan mo agad ako. Opo, ate. Ano? Saan ba talaga bahay mo? Oh, ay! Ha? Saan? Dito lang yun eh. Oh, ayan! Ha? Kanan! Kanan mo dyan! Kanan! Kanan? Akala ko ba kaliwa? Basta dyan! Kanan mo dyan! Diretso! Kanina, sabi mo, kaliwa. Ngayon, kanan naman. Saan ba talaga? Oh, diretso lang. Sigurado ka dito?
Oo, dito yun. Basta may malaking puno. Dito mismo? Oo. Ani, saan ba talaga bahay niyo? Kanina pa ako drive ng drive dito eh. Ang natatandaan ko, dediretso ka lang dyan tapos kakaliwa. Ano ba talaga? Diretso o kaliwa? Eh kanina pa yan eh, pagod na ako. Eh marami na nagbago eh. Basta yung bahay namin malaki tapos maraming aso dun. Pagod na ako. Ah, sir, good evening, sir. Magkano po? 500 diesel. 500 diesel? Mama, saan po ba yung CR niyo dito? CR, ma'am? Ah, nandun po sa likod. Ah, si CR lang ako, ah. Ano yung tingin mo, ah? Ulul. Sir, okay na po. Iwanan ko kaya siya rito. Pare, pare, bakit? Tarantado pala yun, eh. Iniwang ba naman yung kasama? Ito pala ng depresya nun. Oo nga, no. Bakit kaya? Di ko alam. Bigla na lang marurot, eh. Gabi ho, sir. Ah, sir, kanina pa po kayo nihintay ni ma'am. Akala po, hindi na po kayo darating. Oo nga ho, sir. Kanina po iyak ng iyak. Ganun ba? Salamat, ha. Sige po, sir. Wala hong anuman, sir. Bakit ba naman ako iniiwan? May pinuntahan lang ako. Sa susunod, huwag mo na akong iiwan, ha? Oo. Takot ako mag-isa, eh. Ano bang balak nyo sa fishing boat na ito, ha? Hindi pa namin napag-usapan ni ate kung anong gagawin namin dyan, eh. Ay, salamat naman. Alam mo ba? Akala ko, mawawala na kami ng trabaho eh. Dahil mabibenta na si Robert at Marites. Sino ho? Si Robert at Marites. Yung pangalan ng fishing boat ng tatay mo. Ayan oh. At yan daw ay para sa'yo, sa kanyang paboritong bunsok. Di ko alam eh. Alam mo ba, na ang perang pinambili niyan ay ang perang natanggap niya sa pagre-retiro sa army. Naging malungkotin siya sa pag-alis mo. Minsan nga eh, tumalong siya sa laot. Mabuti na lamang at nasagip ko siya. Baka ho, lasing. Simula na nagretiro, lagi na lang umiinom eh. Akala ko lasing eh. Kaya nga nang iahong ko, eh, minura pa niya ako ng minura. Iyak pa nga ng iyak eh. Ang sabi niya sa akin, bakit ko na pinakikilaman ang buhay niya? Walang ang hirap na dinanas namin ni ate kay tatay. Tuwing nakikita ko ang bakat ng palo niya sa akin. Nararamdaman ko pa rin ang galit kahit patay na si tatay. Pwede ka bang pumunta dito? Naku, babe. I'm sorry. Hindi.
hindi ko pwede iwanan yung trabaho ko eh. Si Mrs. Ocampo, nako, kailangan ko sumahan sa hospital for medical legal. Binugbog na naman siya ng asawa niya. And, i-intervene siya ng mga press. Please. May problema ka ba? Alam ko na. Sigurado ako si Manoy, matigas na naman ano. Ikaw kasi ang libog-libog mo talaga eh. Nalulungkot kasi ako, hindi ko alam kung problema yon. Ganito na lang. Bakit hindi ka lumuwas mamaya, tapos magkita tayo ng 10 o'clock? Hindi ako makakaluwas. May aasikasuhin pa ako. Thank you na lang. Baby, I'm so sorry talaga. Super busy lang talaga ako eh. Sabi ko sa'yo, huwag mong papakilaman to! Tama na po! Leoncio, mahawakan natin! Huwag makilam! Sa ulo ko! Leoncio! Ibinilin sa akin to ni Onsho. Sabi niya, itago ko raw ang mga to dahil importante to para sa kanya. Basta raw, huwag akong magagalit. Huwag akong aalis. Sa'yo na, basta huwag ka nang aalis, ha? Ha? Ah, hindi pa eh. Eh, saan ba tinago ng lukalukang yun? Kailangan ko ng pera pang placement ni Alex. O, di bale, basta dali mo sa mental yung babaeng yan. Ha? Dahil sinabi nung kausap ko, pwedeng ipawalang bisa yung kasal basta may certification mula sa doktor. Kawawa naman yung tao. Eh, mas kawawa yan dyan. At habang nandyan yan, mas kawawa ako dahil hindi ako magkapera. Patitingin ko siya sa private doctor. Ano? Kagastusan pa natin? Maraming pasyente sa mental. Baka sa halip na gumaling to, lalong lumala dahil di maasikaso. Ate, alang-alang man lang kay tatay, tratuhin naman natin siya ng maayos. Ano? Bakit? Si Obet, nahawa na rin yata, nasiraan na ng ulo. Hello! Pakiulit nga yung sinabi mo! She is suffering from schizophrenia.
Pwedeng biologic, nasa genes naman ah. At pwede ring psychosocial. Ibig sabihin, nung araw nakaranas siya ng hindi maganda, kaya nawawala siya sa kanyang sarili. Marami siyang hindi naaalala, Dok eh. Tirahan niya. At mga magulang niya. Di kaya may amnesia siya? Yeah, that's possible. Meron talagang ganyang mga kaso na kapag nagkaroon ng traumatic experience, nagkakaroon ng selective amnesia. Therefore, merong mga ilang bagay na hindi niya maaalala dahil makakaragdag yon sa kirot na kanyang nararamdaman. Minsan matino. Minsan kung ano-ano sinasabi o anong ginagawa. Yeah, tulad ng iba mong pang mga sinasabi, that really happens na meron talagang ganung mga kaso. Kapag sinusumpong, nagkakaroon ng delusyon, tumataas ang libido, nagiging parang nymphomaniac. Pero Dok, makakatulong ba sa kanya kung ipapasok ko siya dito sa ospital? Oh yes! Definitely yes. But she needs further medication. Obed, dito na ba ako titira? Sinabi ba sa'yo nung mama? Alam mo, kwinento ko kasi sa kanya kanina na minsan ang dami-dami kong naririnig ng mga boses, kung ano-ano mga sinasabi. Hoy! Punta mo siya! Hoy! Kagatin mo siya! Ipakita mo yung suso mo. Ilabas mo yung pek-pek mo. Ang bastos-bastos niya, no? Annie, hindi totoo yan. Doktor, baka saktan niya ako. Baka itali niya ako. Shh, hindi. Tutulungan ka niya. Ah, Manika! Ma'am, bilhin na kayo. Ay, uy, ang ganda-ganda niya, no? Gusto mo? Magkano to? 50 lang po, sir. O yan, thank you, ha. Siya. Alam mo, ang bait mo. Para kan si Onsyo. Thank you, ha. Cute-cute mo, gusto mo mamasyal? Ha? Talaga? Sige! Ay, naku. Sandali lang ha, naiwan ko yung file fax ko eh, ha? Ah, sige. Huwag kang alis dito, ha? Hoy, papasyal tayo dun sa malayong malayo! Hello? 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 Hello, hello? Hello? Baby? Hello? Sino to? Sino to? Annie, ikaw? Oh, Annie, hi. I'm Leslie, remember? Ay! Yung gumamot sa akin noon! Oh, ikaw ah. Pinaglalaroan mo ang cellphone ni Robert. Baka magalit sa'yo yan. Ah, hindi. Hindi siya magagalit. Kasi nga, love niya ako eh. Ano? Tulad ni Onsyo, ipapasyal nga raw niya ako eh. Ipapasyal? Annie, nasan si Robert? Umalis lang sandali. Pero babalik din kaagad. Ani, nasan si Robert? Galit ka? Nasan si Robert? Ayoko na! Paano yun? Pag dinala mo ako sa doktor, mag-isa na ako. Dadalawin kita. Titignan ko kung ano kailangan mo. May sakit ba ako? Alam mo, minsan, naiinis din ako sa sarili ko eh. Ba't ako ganun? May demonyo nga ba ako sa utak? Annie, wala. Kalokohan yun. Wala na akong kasama ron. Wala na rin akong kaibigan. Obit, natatakot ako. Hindi naman. Kaibigan mo pa rin ako. Gusto kong maligo! Annie, huwag malalim. Anong malalim? Basta gusto ko maligo! Annie! Annie, bumalik ka dito!
Ani, halika na, umuwi na tayo. Tama na yan, halika rito. Ayaw mo? O, di ako na lang. Ani? Ani! 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 Bakit? Ani! Akala ko kung ano na nangyari sa'yo eh. Ano ka ba? Eh, sumisid lang naman ako. Tignan mo, sarap na tubig! O, ano ginagawa mo? O, di ba mas masarap maligo na nakahubaan? Halika na! Halika na! Halika na! Dito ako nagtatago nung bata pa ako eh. Pag pinapalo ko ni tatay, maghapon ako nagtatago dito. Gabi na ako kung umuwi. Pero pagdating ko sa bahay, magagalit ulit yun. Papaluin ulit ako nun. Si Onsyo namamalo? Mabait yun. Oo. Ngayon ko lang na-realize kung kailan wala na siya. Siguro kung nagmamalupit man siya, palo at pananakot lang alam niyang paraan ng pagdidisiplina. Sana buhay si Onsyo. Namimiss ko na kasi siya eh. I wanna make love with him. Puro gano'n na lang ba ang nasa isip mo? Bakit? Nababastusan ka ba? Ayaw mo ba ng gano'n? Ginagawa lang yan ng mga nagmamahalan. Pag may mutual consent, pag pareho niyong gusto. Tingnan mo, ganyan ang kaba ko pag gusto kong yakapin ang isang lalaki. If I wanna make love with him. Ani, gusto kita. Hindi ko alam kung gusto mo ako. Pero kapag nagsasalita ka tungkol sa ganun, alam ko hindi mo talaga gusto. Naiintindihan mo ba ako? Ani, pwede pakidagdagan yung plato? Nandito si Leslie, kakain siya rito. Ah, opo. O sige, maiwan ko muna kayo. Hi. Kumusta? Anong ginagawa mo dito? Total, marami ka namang contact sa dyaryo eh.
pakilagay naman tong picture ni Annie, oh. Baka makatulong, eh. Para mahanap na niya pamilya niya. May bayad yan. Okay lang, babayaran ko. Robert, masyado ka naman yata concerned sa asawa ng tatay mo. Kararating ko lang. Baka naman gusto mong alokin man lang ako kung anong maiinom dyan. Tanungin ko na nagutom ako. O kung pagod ako. Robert, ano ka ba? Tanungin mo man lang sana sa akin kung bakit ako nandito samantalang tambak ang trabaho ko sa Maynila. Leslie, sandali. Ikaw itong lagi nagsasabi sa akin na intindihin ko ibang tao. Oh, come on. Natulungan ko ibang tao. This woman is sick. Kailangan niyo ng tulong. Really? Teka. Nagsiselos ka ba? Come on, Robert. Did you go to Manila? No. Bullshit! You know what? Nakausap ko si Annie kahapon. Tinawagan niya ako. Ginamit pa nga yung phone mo eh. Nasa Manila pala kayo. Pinasyal mo pa? Oh, wow! How nice of you! Hindi mo naiintindihan eh. Sinamahan ko lang siya sa psychiatrist. Eh, ba't kailangan pong magsinungaling, ha? Obed? Leslie? Mag-juice muna kayo. Obed, simula kagabi hindi mo na ako pinapansin. Bakit? Nag-away ba kayo ng girlfriend mo? Tampuhan lang. Natural lang sa magkarelasyon na nagtatampuhan. Sorry. Bakit ka nagsosorry? Basta, gusto ko lang mag-sorry. Sabihin mo sa girlfriend mo, wala siyang daylan para magselos. Meron. Leslie, napadala ko na yung notice dun sa dyaryo, pati yung litrato nung nawawala. Okay. Salamat. Tsaka ipapaalala ko rin sa'yo na meron tayong public hearing dun sa Congress tungkol dun sa Anti-Domestic Violence Act. Trixie, hindi ba pwedeng si Vanessa na lang paatinin mo dyan? Alam mo, mukhang kanina ka pa wala sa mood. Nag-LQ ba kayo ni Mr. Architect mo? Hay nako, pinag-iintindi mo yung mga lalaki na yan, mga salot. Salot sa buhay natin ang mga yan. Ikaw talaga. Sira ka talaga. Ewan ko sa'yo.
Ay, Obet! Oh, bakit? Binigyan na pala sa itong mga to, hindi mo naman sa akin sinabi agad. Eh, pwede na natin ibenta itong mga to para madiretso na yung lokalokong yan sa mental. Ate, huwag naman natin pag-usapan yan sa harap ni Annie. Bakit? Meron bang nangyayari rito na hindi ko nalalaman? Bakit nyo kinuha to? Bigay ko kayo Obet to! Akin to! Anong iyo? Akin na yan sa tatay ko yan! Akin to! Akin to eh! Talagang tarantado ka pala eh! Akin na yan! Maghila ka sa tatay ko yan! Ayun ka! Ate, tama na! Robert, awatin mo! Awatin mo! Nanghiya ka! Ani? Ate, hindi ka matitigil! Ano ba nangyari sa'yo? Eh, tarantado! Loko-loko ka yan eh! Inabas mo yan! Mabuti pa ilayo mo yan! Ani! 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 Uy, Saleño! Saleño! Ani! 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 Hindi ko siya sinasadya! Anak mo yun! Hoy! Ay! Sinusumpong na naman itong lukuret na ito! Ayos ka! Hoy! Sinasago ka pa yung bata! Peter! Huwag! Maliw ka talaga eh! Lahat ginugulo mo eh! Oh! Ano? Para Peter, tama na! Sinabi na huwag ka makailang doon! Sige ito! Ani? Obet. Ani? Pinapangako ko sa'yo na makakalabas ka dito. Patitingin kita sa doktor. Bukas na dating noon. Tana. Your Honor, schizophrenia po ang medical term ng problema ni Annie. Wala pong makapagsabi kung ano ang pinanggagalingan ng karamdamang ito. What we know is that ang ganitong karamdaman ay nararanasan ng mga kabataang mayroong matataas na IQ. Sometimes, they are aggressive. Their brain tend to overreact to situations, they exaggerate things, tulad halimbawa ng kahit mahinaong salita. Inakala nilang ito ay pasigaw. But there are other factors to consider, Your Honor. Ang kanyang family background at ang kanyang traumatic childhood. Your Honor, wala pong dahilan upang hindi malagpasan ni Annie ang ganitong problema. Okay, gawa mo ako ng transfer to the National Center for Mental Health. Si Annie, nasa mental na. Hindi na makakapaghabol yun. Hindi naman yun ang gusto kong sabihin. Yun lang naman ang gusto mo, hindi ba? Mabaliwala ang kasalitatay kay Annie. Para mapagatian natin ang arerang naiwan niya. Natupad na. Obet, nung una ko makita yung kahon na tatay, nakita ko lang yung mga titulo.
mga bangbok niya. Alas. Pero nung tinignan ko ulit kanina, kanina ko lang nakita yung mga pictures natin kasama siya. Alam mo ba, nung araw tong mga to nasa album lang, pero ngayon ko lang nalaman na tinago pala niya mga ito sa kanyang jewelry box at itinuring na kayamanan niya. Ibinigay yan sa akin ni Ani. Nang dahil kay Ani, nalaman ko kung gaano tayo kamahal ni Tatay. Parang nawala yung dagan sa dibdib ko. Parang nawala yung mga bakit na palo niyo sa akin. Kaya siguro ganun na lang kabait ang tatay kay Ani. Parang gusto rin niyang makabawi sa mga pagkukulang niya sa atin. O Beth, gusto ko sana gamitin natin kalahati ng ari-arian ng tatay para kay Ani. Ilipat natin siya sa isang private clinic para makabawi naman ako sa 7 taong hindi ko pagpapakita sa kanya. Is there something wrong? Huh? Is there something wrong? Baby. Wala. Baby. Alam mo, huwag mo lang kayang pilitin. Yan ang advantage na yung mga babae. Kami, pwede kami mag-fake orgasm. Kunyari, nag-i-enjoy kami. Pero kay mga lalaki, hindi. Dahil pag may problema kayo, nangungulunto yan. Hindi kayo tatayuan. Pinalagay mo na pala yung litrato ni Annie. Of course. Bakit ko na may pagkakait ang tulong ko sa isang tao? Kahit nasasaktan ako. Actually, matagal lang nandyan yan. Hindi ko lang sa'yo pinapakita. Leslie? Sorry ah. Saan? Sa mga pagsisinungaling ko. Robert, I want you to be honest with me. May nangyari ba sa inyo? Mahal mo ba siya? Libog nung una eh. Tapos awa. Noong nangyari ang insidente, sinabi ko sa sarili ko na kaya kong ibigay ang buhay ko para lang protektahan siya. Putang ama ka!
Mahal mo nga talaga siya. Matagal kong pinag-isipan kung ibibigay ko sa'yo ito eh. Dahil pag ginawa ko, kukunin si Annie ng mga parents niya. At pansamantala, mawawalan ako ng karibal sa'yo. O pwede rin namang gumaling si Annie at mawala ka sa'kin habang buhay. Address at phone number ng parents ni Annie. Robert, I'm setting you free. Salamat. Binigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka sa loob ng isang taon. Tatagal ba ako dito? Basta pag magaling ka na, makakalabas ka na dito. Basta huwag mo akong iwan, ha? Promise. Anak? Anak ko? Ang tagal ka namin hinanap. Mahal na mahal ka namin. At hindi ka namin ikahihiya. Kahit anong sabihin ng ibang tao. Good evening. Are you Robert? Yes. Robert Ferrer? Ako si Jaime, ang executive assistant ni Macario Alfonso. Yung father ni Annie. Ha? Si Annie? Saan po siya? Nasa States. Doon na siya magpapagamot. I have something for you. 5 milyon? Ang laki halaga nito ah. Bakit ka binigyan nito? Pasasalamat daw. Ayoko nga tanggapin pero mapilit eh. Anong binabalak mong gawin dito? Pare, ibig mong sabihin yung ginagawang gusali na yan galing sa pera ng pamilya ni Annie? Oo. Malaking bagay yan para sa mga bata. Ipaabot niyo sa kanilang aming pasasalamat. Hay nako, sabi ko na nga ba, mabait yun eh. Kung pinayagan lang sana ni Mang Leoncio na lumabas yon, malamang close kami noon. Nako, Caroline! Kung hindi ko pa alam na, napaka-plastic mo! Tumigil ka, Manang! Pare, pasensya ka na nga pala sa mga nangyari nun, ha? Wala yun. Tandaan mo, magkaibigan pa rin tayo. Binago ni Annie ang buhay ko. Inilom ang aking mga sugat. At muli akong inilapit kay tatay. Pero umalis din siya. Iniwang may puwang sa puso ko. Parang dagat na napakalawak.
Galing ako sa inyo. Kaso wala ka. Alam kong dito kita matatagpuan. Ani? Salamat nga pala sa lahat ng itinulong mo sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na ako gumaling. Wala yun. Ginawa ko lang ang nararapat. Obed, mahal kita. Mahal din kita. Ngayon, kumpleto na ang buhay ko. Nandyan pa rin ang bakat ng mga nangyari. Pero, hindi nakirot ang nararamdaman ko. Kundi alaala. Masasayang alaala.